umaga po sa chat, nagawala naman po sa ating pinakagawa po buros. Sir, magandang umaga. Nandito po ang group 1 para sa aming gawain. At naatasan po kami sa ang demand at ang mamimili. Nandito po si Cheranil Larano para sa unang katanungan. Ano po ang konsepto ng demand? Ang demand ay tumutukoy na dami ng produkto na handaan kayang bilhin na mamimili sa iba't ibang halaga ng tissue. Maraming salamat. At nandito po si Chris Naut at si J. Pulawan para sa pangalawang katanungan. Ano po ang batas ng demand? Ang pangunang batas ng demand ay batas ng demand ng isang kalakal kung mababa ang presyo nito. Ang ikalawang batas ng demand, bumaba ang demand kung isang kalakal kung tumataas ang presyo. Dito po si Arnaldo Pulit para sa pangatlong katanungan. Ano pa ang Ceteris Paribus? Ang Ceteris Paribus, nakakahulugan na lahat ng ibang salik ay hindi nagbago. May mga kalakal na kahit mataas ang presyo ay hindi pa rin nagbabago na ang demand nito. Pansamantala po namin puputulan. At dito po, nagbabalik ang aming pag-interview. Ngayon po, nandito na po tayo ngayon sa economic cycle. Nandito po si Mike Ugot para sa halimbawa ng economic cycle. Ang unang economic cycle ay production pag-ika ng plata. Maraming salamat. Nandito po si Marvin Irojo para sa pangalawang halimbawa ng economic cycle. Ang pangalawang economic cycle ay distribution of pagbibenta. At nandito po si Kezel Kampungan para sa pangatlong halimbawa ng economic cycle. Ang pangatlong halimbawa ng economic cycle ay consumption, paggamit ng kalakal. At dito po ang natatapos ang aming pag-interview. Hey ma'am, good morning classmates, sorry I'm late. Oh, it's like, can I stop? Anong madalas sinasabi sa direktor? Magandang umaga po sa inyo at lalo po sa ating pinakamuyot at pinakamabuting guro, lalo po sa ating kapwa mag-aral. Narito po ang grupo para sa pag-interview sa mga saling nakaka-apekto na pagbabago ng demand. Narito po si Giselle De Lara, galing po ng Singapore. Ano po ang panlasa? Ang pagbabago ng panlasa ng mga mamimili ay may epekto sa kanilang demand. Ang mga bagong produkto ay nakaka-apekto sa panlasa ng mga mamimili. Halimbawa, ang paglabas ng cellphone ay mukha ng pababa sa demand para sa mga Walkman. Maraming salamat po, Giselle Dura. Ngayon naman po si Juna Pinales, galing po ng Japan. Ano po ang kita? Ang kita, ang pagdaas ng kita ay natutulong sa pagdaas ng demand para sa mga produkto. Ang pagbaba naman ng kita ay ang pagbaba ng demand para sa mga produkto. Maraming salamat. Ngayon po naman, interview ng presyo kahalili o kaugnay ng produkto. May epekto sa demand ang presyo ng mga kahalili sa presyo ng mga kahalili sa produkto. Ang kahalili produkto ay ako maaaring gamitin sa kahalili sa produkto. Halimbawa, ang presyo ng produkto ay tinggalin ng baboy. Kapag tumaas ang presyo ng karne ng baboy, pataas ang kuha ng presyo ng mga kahalili sa presyo ng baboy. Bulawan ka nga ang pingan. Bindo man dahil ka nga makasakit sa aking buhan. At nagbabalik po ang aming pag-i-interview. Narito naman po si Garan para sa aming pag-i-interview na ano ang bilang ng mamimili? Bilang ng mamimili. Ang malaking populasyon ay nangangulugan ng maraming pangilalaan para sa mga kalaki at sarili. Mas marami ang mamimili kung mas marami ang first time. Ito naman po si Lorena Araña
Pilipinas ng Korpa po ng China para sa pag-interview na yun. Ano nga ba ang inasahan ng mga mamimili? Uulitin namin ang mga salik na nakaka-apekto at pagbabago ng mga himay. Una, panlasa, kita, presyo sa pamilya o mga nagpulupo, bilang ng mamimili, naasahan ng mga mamimili. At dito po natatapos ang aming pag-interview. Walk into the room, so perfect but unaware. Make nandito po sila upang ibigay kung ano ang konsepto nito. Sa demand schedule. Demand schedule. Ang demand schedule ay isang talaan na nagpapakita ng dami na kaya at gustong bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo. Tay, ang tawa na guli akong drawing mo. Hindi, tay. Unggoy pa, Jud. Ikaw man, tay. At naman naman ay demand curve. Grafika ang nanarawan ng ugdahin ng pressure o quantity demanded. At ang pangatlo, demand factor. Matematikong pagpapakita sa unayan ng pressure at quantity demanded. Pre, nagmahal ka naman kung yung walang kuribet? Oo. Ihat lang ka. Pinawasan ka niya kung ako. Walan mo yan, pre, para hindi ka masasad. Walan muna para may balikan ka pa. Bye! Wanna see you.